Magandang araw po sa inyo. Gagawa po tayo ng pork and beans na ang gagamitin po natin, kiniing. This is a Cordilleran smoked meat. So ipapakita ko po kung paano po natin ito isasama sa atin pong beans. Okay, yung una po natin gagawin, nagbabad po ako ng white beans. At after soaking for 1 hour, binoil ko po siya ng 1 minute. Tapos tatanggalin po yung tumig ng sagayon po, mabawasan po yung kanyang uric acid. Ang gagamitin po natin sa ating beans ay ito pong produkto ng kaibigan ng aking misis. This is kiniing, meron na rin po akong recipe nito. Kung gusto nyo pong i-check yung kiniing pasta, meron po sa link sa baba. This is smoked meat from Cordillera. So ganito po ang kanyang itsura, pero ganito po yan dati. Okay, we will use this one, hindi po ito yung ating gagamitin. Yan po yung kanyang itsura ng Cordilleran smoked meat. Okay, so ibubuhos na po natin yung tubig nito. Ito na po. Pinalitan ko na po yung tubig niya. Iboboil po natin yan sa loob ng 1 hour. Isasama na po natin yung ating mga kiniing. Yan po. Lagyan po natin ng full black pepper. Yan po. Ideal po ang whole black pepper sa pagboboil ng matagalan. Ano? At dadagdagan po natin ng luya. I-crush lang po natin. Yan po. At isama po natin sa ating mixture. Iboboil na po natin ito. Magpainit po tayo ng mantika at mag-chop po tayo ng 4 cloves of garlic. Yan po, ano ho. At isang malaking sibuyas. Sabay na po natin siyang igigisa. Para saan po yung pagigisa? Para po lumabas yung flavor ng sibuyas at saka bawang. Ngayon po, habang nagigisa po yan, mag-slice po tayo ng kamatis. Make sure po na nahugasan yung inyong kamatis. Nang sa gayon po, mawala po yung mga ginagamit po ng mga farmers na pesticide. Pagkatapos po nating ma-slice yung ating kamatis, idadagdag po natin to sa ating ginigisa. Yan po. Lagyan po natin ng konting asin. Takpan lang po natin at ilagay po natin siya sa low fire hanggat madurog po yung ating kamatis. Low fire po siya. Okay. Yan po, no? So, after simmering in low fire for about 10 minutes, nadudurog na po yung ating kamatis. Ngayon po, idadagdag na po natin yung ating ginisa dito sa ating pinapakuluang white beans. At hayaan po natin siyang kumulo hanggat nadudurog po yung ating white beans. Okay, so after boiling, actually po, binoil ko siya ng 1 hour, 30 minutes. Kasi yung klase po ng beans natin, ang hirap pong maluto. Pero kung meron po kayong pressure cooker, mas madali po. Okay, so I boiled this for 1 hour, 30 minutes. And check niyo po yung tubig pag nagluluto po kayo ng white beans. Kasi kung minsan, mauubusan po ng tubig, kailangan niyo pong magdagdag. So kunin po natin yung ating mga kiniing. Lagay po natin dito sa ating container. At i-slice po natin siya ng maliliit. Serving size po. So,
pwedeng-pwede na po natin itong ihain sa ating mga anak. Ayan po yung kanyang slice. Ito na po yung ating white beans, pork in beans sa kiniing. Kung nagustuhan niyo po yung ating recipe ng pork and beans, mag-like lang po, mag-subscribe. Ito po si Lloyd, nagsasabing bye-bye and God bless.